Good day mga ka-fixit! Paano manatiling nasa linya habang lumiliko? Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Okay mga ka-fixit, sa video na ito, paano nga ba tayo mananatiling nasa linya o pasok sa ating linya habang lumiliko? So, ayan, nilagyan ko na ng linya yung ating dashboard kasi kagaya nga na sinabi ko sa mga unang video, as long as itong dalawang linya na to is pasok dun sa lane na dinadaanan natin, alam natin na pasok yung ating sasakyan o nasa loob tayo ng ating linya. Ayan, nandito tayo sa tamang lane, nasa shoulder tayo at pasok yung dalawang guhit na yan o dalawang tape na yan dito sa ating linya. Actually, maluwag tong kalsada na to, no? At habang sumisikip yung kalsada, habang kumikitid yung kalsada, lalong kumikitid din o dumidikit yung mga linya ng kalsada dito sa ating nilagay na tape. Pansinin mo yan habang nagmamaneho tayo mga kapiksit. Yung linya nga pala nito, yung imaginary line natin, ayan, yung hati ng kalsada mismo, ayan, yung hukay ng kalsada sa magkabilang side, kita natin na lampas siya dun sa ating tape. So alam natin na pasok tayo, mapasok tayo sa kalsada na ito. At makikita mo yan sa buong senaryo ng ating biyahe kasi marami tayong likuan na gagawin mamaya. So brake pedal, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear, 1000 rpm of gas, clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Signal ako ng pakaliwa kasi kakaliwa ako dito, no? Ayan, tingnan natin kung may paparating sa kabila. Wala, sa kabila, wala rin. So, kukunin ko na itong linya na to. Ayan mga kapiksit, pasok ako ha, pasok ako sa ating linya. Kukunin ko yung roundabout kasi yun po yung tamang way ng pagmamaneho. Ayan. At babalik ako dito sa tamang linya natin. Ayan mga kapiksit. So, kita mo naman yung dalawang linya natin o dalawang white tapes natin pasok dito sa kalsada na ito. So, alam ko na nasa tamang linya tayo. Okay? So, yan nga palang mga tape na yan will serve as a guide only, mga kapiksit. No? Hindi naman po pwede sa buong duration ng pagmamaneho mo. Nandyan yung tape na yan. Okay? So, isipin mo na lamang na kung halimbawa wala kang tape, isipin mo na lamang na yung wipers, ayan, kagaya nito, yung elbow ng ating wiper dito, tsaka yung kung saan siya nag-e-end, kung saan yung mounting niya dito sa kabilang side, sa kaliwa, yan yung maging reference mo, no? So, as long as pasok yung arm ng wiper na yan, dito sa kalsada na dinadaanan natin, alam natin na pasok tayo sa ating linya. So, overtaken ko lamang si na kuya. Safely natin gagawin yan. Kunin ko yung kabilang linya ha, kasi yan. Hindi ako lumalapit masyado sa mga nagbabay kasi may pagkakataon na baka mga pachempo na matumba sila or kung ano man, at least malayo ako sa kanila, hindi ko sila magagali. Ayan, liko tayo dito mga ka-fixit ha, pakanan dito sa kalsada na ito. So medyo malubak, kukunin ko ng konti yung kabilang kalsada saka ako liliko. Yan, be careful lang na wala kang kasalubong. So ayan, medyo masikip tong kalsada na ito mga kapiksit ha, kung mapapansin mo mas masikip siya kumpara sa kalsada na dinaanan natin kanina. Pero ito yung dalawang linya natin o dalawang tape natin, pasok pa rin dito sa kalsada na ito. So pananatilihin ko lamang na pasok yung dalawang tape natin dyan sa loob ng linya na yan. Ayan, kita mo naman, pasok silang dalawa. So alam ko na nasa tamang linya tayo. So overtaken ko lamang si Lolo. Ayan, okay. So wala naman ako kasalubong, no? So safe yung ginawa ko mga kapiksit. Ganun din dito sa pagkakataon na ito. Ayan. Ah, may photo taking pala, may picture. Picture. Signal ako ng kanan, check ko yung kabilang linya, wala, walang tao. Ayan, tsaka ako papasukin tong kalsada na ito. Ayan mga kapiksit. Mukhang marami tayong makakasalubong na nangangampanya ngayon. Kasi magkakaroon na po ng barangay elections.
Ayan mga kapigsit. Okay. So ito na po yung kalsada na kung saan mas masikip, mga kapigsit, no? So hindi naman po sa lahat ng pagkakataon pasok tayo sa linya, no? May mga pagkakataon po na susobra talaga tayo sa linya kasi kagaya nito may obstruction. So susobra talaga tayo sa linya natin, kailangan natin kainin yung kabilang kalsada, yung kasalubong natin. Pero siguraduhin lamang na walang paparating na kasalubong o wala pong pa-overtake sa inyo para maging safe yung gagawin na maneuver. So overtaken ko lamang sina kuya para makaproceed na tayo. Pwede rin pumusina kung kailangan para aware sila na pa-overtake ka. Okay? Tapos pag lumabas ka man sa linya mo, siguraduhin mo na babalik ka din sa linya mo. Agad-agad, no? Huwag kang magtatagal dito sa kabilang linya o sa kasalubong na kalsada kasi baka matos yun na aksidente. Take lang sandali at balik ka agad din sa linya mo. Pero safely, ha? Check mo rin yung side mirrors mo tsaka rear view mirrors. Kaya kailangan may sapat kang distansya sa overtaken mo. Actually, ibang topic na yan, meron na rin akong ginawang video tungkol dyan sa topic na yan. At maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Ayan, so kitang-kita mo, ayan, medyo masikip yung kalsada dito. Kita mo na ngayon dalawang linya natin or dalawang tape natin, pasok pa din dito sa kalsada na ito. So ayan, pag may ganyang obstruction, isignal tayo para maka-overtake tayo safely. Ayan, tapos balik agad tayo sa linya natin. Tapos, ito humps na naman. Ayan, check mo mga ka-fix it, ha. Pasok yung dalawang linya natin or dalawang tape natin dito sa masikip na kalsada na ito. Overtake ulit natin yung mga nakabike. Sunday po kasi ngayon mga ka-fix it, kaya marami po talagang nakabike. Nag-exercise. Ayan, balik po tayo dito, tingnan mo yung linya natin, yung dalawang wire natin, ay dalawang tape natin, pasok sa linya, pasok sa kalsada mga kapigsit. So overtaken ko lamang ito. Tapos balik tayo sa ating linya, safely. Ito maraming liko-liko dito, obserbahan mo yung dalawang tape natin, ayan. Pananatilihin ko na pasok sa linya yan. Although syempre sa may mga pagkakataon na mawawala siya sa linya, lalong-lalo na kung sharp yung curve. Pero pasok pa rin tayo sa kalsadang dinadaanan natin o sa linya ng kalsadang dinadaanan natin. Okay? Ito napaka-sharp ng curve na to. Ayan. And dahil may sobrang lalim na lubak, iiwas ko yung ating sasakyan. Siguraduhin ko lamang na walang kasalubong kasi babalik ko rin agad. Ayan. Sobrang lalim po ng lubak na yun, nakaka-damage ng shock yun pag nabigla yung shock. So ayan, kita mo, pasok sa kalsada yung ating dalawang tape. Ayan. Ito nga palang reference point po na ito ay maaaring maging iba sa kung ano mga sasakyan ang ginagamit mo kasi hindi naman po lahat ng sasakyan ay pare-pareho ng size. Meron po mga sasakyan na mas malapad, mas mahaba. So, maaaring maging iba yung reference point mo. So, find your reference point na lang sa iyong sasakyan. Maganda, pinapractice mo din yan. Okay? At sinecheck mo rin ang sinecheck mo rin yan at pinapractice mo para makikita mo ng maayos yung reference point mo sa iyong sasakyan. Lalo-lalo na kapag baguhan ka pa lamang natututong magmaneho. Kasi eventually naman, habang tumatagal sa kaya sa iyong pagmamaneho, mahaba yung iyong experience, magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan at hindi mo na yan kailangan isipin pa sa iyong pagmamaneho. Nakusa mo na yan, matatansya. Ayan, kita mo naman, pasok pa rin tayo sa linya. Ayan. So we are nearing our destination mga kapigsit at medyo traffic na. So lahat ng mga binabahagi ko sa iyo na makakapakita-kinabang na videos mga kapigsit, practicing mo yan at palagi mo lamang
iisipin yung safety mo, safety na yung mga pasahero at safety ng mga nakakasalamuha mo sa kalsada. So with that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!